So welcome back mga kalapatids dito sa Madlalo TV. And today magpaparis na tayo ng ilan sa mga breeder natin na gagamitin natin sa sprint o sa darating na winter dahil nga nirelease na yung Sing Sing dito sa UFC. So kailangan na makapagparis-paris na tayo ng mga ilan bilang paunang pares. So tara! At ang ipaparis nga natin mga kalapatids ay itong si Jutes, ayan. So ready na to eh. Nakatapos na rin yung lugo niya, ayan. So buong-buo na. So palagyan na sa condition na siya. So mamaya tingnan natin yung katawan niya kung maganda na ba, kung buo na ba. Sa pups naman niya, ayan, okay naman, mga buo naman yung mga dumi nila. Then dito sa kabila, ito yung kaparis niya, no, si Dax, ayan. So tapos na rin yung lugo nito. So nasa condition na rin siya. Then, pero check pa rin naman natin yung kondisyon nila. Then dito sa kabila, ito ipaparis na rin natin to yung mga bago nating breeder dahil tapos na rin yung mga lugon nila. Tapos itong si Arden natin, ayan. Paparis na rin natin dahil nasa kondisyon na rin. Isasabay na natin dito. So magpaparis tayo ngayon ng dalawang pares ng kalapate. So dito, ibababa na lang natin tong si Dax dito sa ibaba. No? So bababa na lang natin siya dyan dahil sila naman yung huling magkaparis nitong nakaraan. Tapos yung dito, yung dalawa na to, ililipat natin dito dahil dito may pang-separate kasi to, 'di ba? Ayun, kung maaalala niyo ito, nilagyan lang natin ng karton. Then kapag hinila natin 'yan, magiging dalawa. So mapagpaparis natin sila na maayos. So hindi sila maglalapit pero magkikita sila. So ito yung gagamitin natin diyan, itong clear na to. Ayun. Itong separate. Oops, no log. So itong separator na ito yung gagamitin natin dyan para mapagpares natin sila na maayos doon. Then dito sa kabila ito, ipapahinga pa kasi natin ito bago natin sila ipares ulit. So medyo mahuli na yan. Tapos ito, yan, pahinga din sila dahil yung mga inakay nila ay maliliit pa. Tapos ito, malapit na rin panlipat. So yun, may itlog na. So sa mga susunod na video, ikukwento ko sa inyo paano yung gagawin natin niya sa itlog nila Red Bar dahil third clutch na nila yan. Tapos dito sila batik, no? So may itlog na rin to. So yan, kwento ko na sa inyo susunod na mga video natin kung ano yung gagawin natin. So ngayon bago tayo mag start ng pares-pares, no? So gagawin muna natin, patukain muna natin sila para sa gano'n na di na sila ma-stress. So kailangan makakain muna sila bago natin ipares. Tapos ito si Vandenbroek, ililipat na lang natin doon. So magkakaroon tayo ng isang bakating kulungan. Siguro ibabakatin na lang natin yung gawin dito. Ito dito natin nalagay si Vandenbroek. Tapos dito, once na mag-pair sila, dito na natin sila i-kukulong yung dalawang nandito sa kabila. So tara, pakainin muna natin. So ito mga kalapatid, yung patuka natin, no? So ayan. So ayan mga kalapatids, tapos na tayo magpa-tuka at magpa-inom. So ayan. So doon, medyo nakabukas pa yung kulungan natin. So ayan, sila bait, kumakain na rin. So ayan, so after nila makapahinga, pamaya-maya, sisimulan na natin yung pagpapares natin. So ayan, doon. Tumutuka na yung mga inakay natin. Ayan. So ayan. So pahinga lang ng konti, then maya-maya balik tayo para mapagpalit na natin ang kulungan, then mapagparis-paris na natin sila. A few minutes later. So ito mga kalapatids, ngayon simulan na natin yung pagpapares. So tukunin natin si Dax sa taas. So ito mga kalapatids, Dax, tapos na yung lugo niya. So ayan yung mata niya, yung signature natin na red eye niya, no. So yung mga pakpak niya. So nasa condition naman na, namumuti na yung mga bagwish niya, yung mga pa, ayan, ayos naman din. Ngayon sa katawan, okay na okay, no? So lapad na, buo na yung katawan. Makikita nyo pa lang sa hawak ko pa lang, pag ginanito nyo, makikita nyo yung katawan niya. Talagang malaking kalapati ito. So ito yung tatay ni Dagul, no? So kaya kung makikita nyo sa hipo, sa itsura, so sa ganito pa lang, kamukha na niya. Hindi nga lang to white feather, dahil yung kaparis nito nung nakaraan ay itong si Vandenbroek na batik na nandito. Kaya naging white feather yung si Dagul. So ngayon, ito yung original na paris niya, si Jutes, no? So ito yung naglalabas na mga nagpapanalo natin sa pooling. So sila ngayon yung ipapares ulit natin. So ipasok na natin ito dito, no? Then kunin natin yung si Jutes para makita nyo yung katawan niya.
So ito nga si Juice, ayan. Buong-buo na rin yung katawan, namumuti. Ayan, makikita nyo, lapad na lapad yung mga balikat niya. Tapos ayan yung mga pakpak, no. So namumuti na rin yung mga pakpak niya. Kamapansin yung namumulbos dahil nga nasa condition na. So ito, maliit lang na hen, malapad, magaan. Pag ginawakan nyo ito, parang wala kayong hawak na kalapate. Then sa katawan naman niya, ayan yung picture niya, no. So ayan, talagang buong-buo. So ready to breed na din to. Tapos yung mata naman nito, ayan, medyo madilim siya. Ayan, medyo madilim yung mata nitong si Jutes. So doon, namamari. So dahil nakakakita ng hen. So nga pala dito mga kalapatid, sa hen na to, nakuha nila yung pagiging maamo, no. So ayan, makapansin nyo, madaling hawakan, hindi malikot. Tapos yung nga yung katangian nila na malaki pero magagaan. Dito nila nakuha yung katangian nila na yun. Then yung sa size naman dito sa pack natin na malaki. So ito, diba, napakabait, tahimik. Masarap hawakan to, ito yung favorite kong hinihipo-hipo dahil nga napaka sarap hawakan, tapos mabango din. So balik na natin to dito para makapagparis na sila. So tingnan natin kung ano yung magiging reaction nila, kung mag-aaway ba o magpaparis sila kaagad. So mamaya balikan natin yan, tingnan natin kung ano yung reaction nila hanggang mamaya. Dito muna, magpaparis muna tayo sa kabila, no. So dito nga, may bakante ng isa. So palit muna tayo ng kulungan. Itong si Vandenbroek dahil lugon siya. Lipat natin dito. Tapos yung dalawa dito, lagay natin dyan dahil may separator nga tayo dito sa kulungan na to. So ngayon, kunin muna natin si Vandenbroek, lipat natin doon sa kabila. So itong si Vandenbroek, ay na... ito yung kalapate natin na sobrang likot, no. So ayan. Pero yung condition naman niya okay naman, ayan, buong-buo rin yung katawan, lapad na lapad. Kaya lang kalbo siya ngayon, eh. Ayan. Makikita nyo, halos walang balahibo sa buong paligid nung tuka niya, ayan. Nakalbo siya. So ngayon, lipat lang muna natin to doon sa kabila para mapagparis na natin. So yung line nga nito is Vandenbroek na galing dun sa Bayou Pigeons, no. So nabili natin to nung mga nakarang taon. So ito yung mga favorite natin na lines dahil nga yung mga Vandenbroek mabibilis, tapos sa dumudulo sila. So okay, lagay muna natin doon, kunin natin yung hen, then swap natin dito. So ito, nandito yung hen natin, parang swap muna natin sila ng kulungan. So ito nga yung hen na ipaparis natin. So tapos na yung lugon niya, nasa condition na rin. So ayan, ganda na rin yung mga balahibo niya, no. So kompleto na. So lagay muna natin to dito, pero tanggalin muna natin itong inumin, balik na lang natin mamaya. So ayan, nilagyan nga pala natin ng karton dito para di masyadong maano sa hangin. Tapos sa taas may karton din para di nila masyadong madama yung init. Tapos ito yung paparis natin nasa kabila, no. So kukunin din natin yan. So bago natin ilagay yung kabila, so tanggalin muna natin to dahil papalitan natin to yung may separator. So ito mga kalapatid, yan, ibalik na natin. So ay nakalagay na yung divider natin o separator natin, no. So ngayon magkikita sila nang hindi sila nagkakatukaan. So ito, alisin muna natin to yung ginawa nga natin na DIY na may karton. So ito nga mga kalapatid, si Jan Arden, no. So ayan yung signature din niya na mata, pulang-pula kamukha nung isang breeder natin. So ayan, medyo may kalikutan to, ayan, mahaba yung mga pakpak, tapos nasa condition na rin, namumulbos na. So paparis na natin to, lalagay na natin doon, no. So ngayon niya, makikita nyo na magsasama sila pero di sila nagkakatukaan. Ayan, tingnan natin yung reaction nila ngayon dalawa dyan. So medyo madilim nga lang. Tanggalin muna natin yun nandun sa kabila. Ayan. So ayan, makikita nyo mga kalapatid, yung hen natin, yan, sinasayaw-sayawan niya itong ating kak. Kaya lang yung kak, wala pang reaction, mukhang di pa siya ready pumares o naninibago pa siya dito sa kulungan niya. So ayan, wala pa siyang kariyak-riyak, eh. Pero ito mukhang ready to breed na yung hen. Ayan, no? Siya pa yung lumalapit dun sa kak. Yun. So dito naman sa kabila, ayan, nag-aaway sila, no. So dahil nag-aaway sila, kailan discard yan natin yan. So meron tayong nilalagay dito sa kulungan, no, na separator. So ito yon. So kakabit natin doon sa loob ng kulungan para sa ganun may divider tayo para di sila magkikita. So ito mga kalapatid, nilagyan na natin ng temporary na
separator, no? So ayan, hindi na sila magkakatukaan, no? Pero nakikita sila. Ayan, may plastic screen sa gitna para sa ganun na ayan, nakapagpare sila, nakapag sayo-sayo yung kak nang hindi niya tinutuka itong hen natin. So ganun lang basically yung pagpapares. Mas maganda yung ganito, may separator para sa ganun na mas mabilis silang magpares to. Kasi pagka nag-aaway yan, habang tumatagal, magkakagulpian niya, makakalbo pa yung hen natin. So ito yung pinaka magandang way ng pagpapares. Katulad nitong ginawa nga natin dito sa kabila. So ayan, ito hindi pa ganong mamarako. So tingnan natin sa mga susunod na araw. Kapag ka nagtatabi na yan dito sa gitna, pag nakikita na sila dito sa may separator natin na to, nag-uupo na sila sa magkabilang dulo. Ang ibig sabihin na pares na sila. So abang-abangan lang natin yun. I-update namin kayo sa mga susunod na video. So yun nga mga kalapatids, tapos na tayo magpares, no? So hopefully makapagpares sila ng mas mabilis. Dahil nga yung ring natin is naka-release na, para sa ganun na makauna tayo sa pagbibreed. I-update namin kayo kagad pagka okay na yung pairing nila. So ngayon na, shoutout muna tayo. At ito naman yung mga pa-shoutout natin galing sa YouTube at Facebook. Shoutout kay Kurt ng El Nido Loft. Shoutout din po kay Bindoy at kay Levin Santos from San Rafael, Bulacan. Shoutout din kay Carl Aaron Gamis. Shoutout din po kay Jan Arteo. Shoutout din kay Howard Tabagan. Shoutout kay Kenneth Manuel. Shoutout din po kay Kurt Iverson at kay HCKK Loft from Lomboy, Santo Tomas, La Union. Shoutout din po kay Raymart from Bicol. Shoutout din po kay Edward Morales. Shoutout din kay Lance Teles. Shoutout din kay Jesus Bautista ng Bukawe, Bulacan. Shoutout din kay Ryan Vargas ng Barangay Kulipat, Tarlac City. Shoutout kay M. Rose Vasquez at kay Brian Lop ng Masbate. Shoutout din kay John Marvin Aquino. Shoutout din kay Marvi Favilenya. Shoutout din po kay John Rustom Reyes Cabrera. Shoutout din po kay Jefferson Manzano. Shoutout din kay Kian Esclavia Lop. Shoutout din pala mga kalapatids dun sa mga member ng UFC. So mag-start na yung derby natin ngayong darating na Sunday, no? So first lap na yon. Good luck sa ating lahat, sa lahat na mag-entry. Good luck sa inyo, mapa old bird man yan, young bird, o off color na category. Hopefully maging maganda yung mga pauwi natin ngayong Sunday. So yun muna mga kalapatids, para sa araw na to, like yung video natin today. Huwag kalimutan mag-subscribe, hit bell button para lagi updated sa mga bago nating videos. Like, share, subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ingat!